Isang sasakyan sa Mandaue City, Cebu ang tila nawala ng kontrol at inararo ang kapwa mga sasakyan at barrier sa kalsada. Napag-alamang inatake ng hypoglycemia habang nagmamaneho ang driver na isang senior citizen. Yan ang ulat ni Jesse Atienza. Kuha ang videong ito Lunes ng hapon sa lungsod na Mandaue. Hinabol ng isang motorista ang isang pulang SUV na mabilis ang takbo. Nasagasaan pa ang mga traffic cone. Humarurot at bumangga pa sa isang taxi. Sumadsad sa damuhan ang sasakyan at humarurot ulit papalayo saka bumangga sa isa pang sasakyan at barrier sa kalsada. Hanggang tumigil ang sasakyan sa sidewalk. Nagkumpulan ang mga tao sa paligid ng sasakyan. Agad ni-rescue at isinugod sa ospital ang driver ng sasakyan na napag-alamang isang senior citizen. Accordingly, sa doktor niya, bumagsak daw po yung sugar ng 73-year-old driver. Kaya nagkaroon siya ng panso. He was half conscious while driving his vehicle. So with this medical condition, kaya niya, hindi na niya mai-control yung sasakyan niya kasi gawa ng dahil na nakaroon na siya ng kuan, parang half conscious na siya, tapos hindi na niya maigalaw yung mga ibang parte ng katawan niya, yung kamay niya, yung paa niya na nakaapak doon sa accelerator. Agad namang nakipag-ugnayan ang pamilya ng senior citizen sa mga nabanggang biktima. Payo naman ang PNP sa mga senior citizen na nagmamaneho. Siguro pakiusap namin, no, lalo na doon sa mga senior citizens natin na nagda-drive pa rin hanggang sa ngayon, isa sa mga safety tips while driving or operating a vehicle is to check oneself. Diba? I-check natin, lalo na pag may mga iniinda na tayong karamdaman, yung mga, lalo na sa mga ganitong mga edad, no, na while driving alone. So pakiusap namin kung ganitong mga cases or kwan, yung mga condition, much better sana kung ipadrive na natin sa isang capable talaga na driver. Nasa mabuting kalagayan na ngayon sa ospital ang driver. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.